Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin Taurus kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat at ay general reading. So, pwede kang makaresonate. Kami din mo lang kung ano yung sinasabi ng iyong intuition. Okay, Taurus. June, July, August. Wow! Okay, Taurus. Congratulations to. Palakpakan mo yung sarili mo dito. Kasi itong 3 of cups na to ay nagsasabi sa'yo na may balita na kailangan mo, may balita kang matatanggap na isi-celebrate mo. Diba? Celebrating, celebration pala dahil sa mga joyful announcement, like may engagement, pwedeng ikaw yung ikakasal, or pwedeng ikaw yung may engage, may buntis, or ikaw yung gagraduate, or kung ano man to. So, nasaan ka dito? Pwedeng may ikakasal, engagement, pregnancy, baby, baptism, pangingibang bansa, graduation, or kano pa man. So, ang next 3 months na to is sobrang grateful ka sa blessings, sa good news na posibleng matanggap mo. Okay? Nakikita natin dito na sobrang magiging intimate yung relationship mo sa pamilya mo. Diba? Kung siguro for the past few months, medyo hindi kayo magkasundo ng mga magkakapamilya. But, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na for the next 3 months, meron kayong babalikan. Diba? Pwedeng mga relationship ko sa pamilya, may mga magkakapatawaran, may magkakabalikan, may mga taong babalik sa buhay mo from your past, relationship man yan, or kapamilya, kaibigan, or kung ano pa man. And kung wala namang babalik, pwedeng ikaw, pwedeng isang selebrasyon ang magaganap sa buhay mo. Like, yun, may ma-achieve ka ngayon eh. Diba? May achievements ka, meron kang fulfillment na isi-celebrate for the next 3 months na pwedeng involve dito yung mga mahal mo sa buhay na nawala na. Yung patay na sila, di ba? Like yung lolo mo, lola, sinasabi ng Baraha na pwedeng maiiyak ka, di ba? Maluluha ka lang kasi maaalala mo yung mga taong yon na naging parte ng buhay mo, okay? Parang iroromanticize mo kung paano kanila pagsabihan na magpursige ka, and then ngayon nga na nakuha mo na yung success, parang magbabalik tanaw ka doon sa panahon na pinagsasabihan ka na magtagumpay ka lang, i-continue mo lang, masaya na sila. So parang marirealize mo na kung nandito lang sila sa mundo, buhay pa sila, so sila yung unang magiging masaya sa celebration na gaganapin para sa'yo. Okay. Okay. Kaso lang, mag-iingat ka. Ingat-ingat kayo kasi meron ditong mga tao sa buhay mo na pwedeng naiinggit sila. Naiinggit sila sa kung ano yung blessings na matatanggap mo. Meron ditong mga tao na hindi nila matanggap na mas nakakaangat ka sa kanila. Parang ganun. May mga tao ditong hindi nila matanggap na nagtagumpay ka. Okay? Nagtagumpay ka sa kung ano man ito na pinagdaanan mo. Kasi marami kang pinagdaanan, diba? Kung halimbawa itong celebration na mangyayari sa buhay mo, mangyayari to, or mangyari talaga to, hindi ka makakarating o hindi ka nakarating dito dahil sa swerte ka. Pinagtrabahuan mo to eh. Nag-exert ka ng sobrang effort, energy, patience dyan, kaya ka nakarating dyan. Diba? So, kung may mga taong naiinggit sa'yo, hayaan mo lang sila. Hindi mo naman
obligasyon na i-please ang mga tao. Kung may ayaw sa'yo, tanggapin natin. Okay, Taurus? So, dito din sa barahang to, yun na nga, say goodbye sa mga tao na yan na wala namang ambag sa buhay mo, pero tatraidorin ka pa, may sasabihin pa sa'yong masama. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo dito, tapos na yung madidilim na pangyayari sa buhay mo. Tapos na yung mahihirap na situation sa buhay mo. And next 3 months, bright future na ang naghihintay sa'yo. Diba? Maliwanag na eh. At nandito yung lampara, may pag-asa. So, punong-puno ng pag-asa ang next 3 months na to. Yung madilim na ulap ay mapapalitan ng liwanag. Yung kadiliman, posibleng mapalitan ng liwanag. Okay? And balance. Number 12, yun na nga. So, since mayroon ditong 6 of Cups, mayroong mga reconciliation, pagpapatawad na mangyayari for the next 3 months. Like relationship between mga old relationship or pwedeng pamilya. Kung sino man sila na kailangan patawarin, patawarin mo na. Or ikaw, humingi ka ng tawad sa mga taong may kasalanan ka. And sa forgiveness na to, syempre pag may nagpapatawaran, may magsisimula, may new beginnings. Okay? So, may new beginnings dito, number 6 then 66. So, may relationship, new beginnings relationship, friendship, ano pa ba? Maraming mangyayari dito sa buwan na to, sa next 3 months na to, na pwedeng magdala sa iyo ng new beginnings, pagsisimula, pag-asa, or liwanag and peace and harmony, balance din. So may mga relationship na magsisimula ulit, magbabalikan, nagkakapatawaran or kano pa man. Ang galing na to, diba? So ang nakikita ko sir dito, Taurus, is ang focus mo ngayon is parang balikan kung ano yung buhay mo dati. Yun ang nakikita natin. And 3 of Discs. Diba? Kung makikita mo dito, nagro-romanticize ka talaga eh. Hindi ka mapakali sa 3 months na to, especially June. Kasi, parang, yung financial situation mo for the past maybe how many years? 6 years? 9 years? Or sa past ito, parang gusto mong balikan, 'di ba? Maganda siguro yung naging buhay mo financial sa nakaraang mga taon. Tapos yun ang gusto mong balikan. Siguro may dati kang negosyo or dati kang trabaho or pinagkakitaan na gusto mong balikan. So yun yung focus mo sa ngayon. Hindi lang relationship, guys, ang babalik sa buhay mo, pati mga pinagkakitaan, pati pera, pati mga diskarte or sources ng income. Nakikita mo to? Etong Ace of Disc is a new job, new money, new source ng income, or mga old sources ng income siya. So, magsisimula ka, pwedeng June, July, August siya, pwedeng magsisimula ka, new beginnings, new work, new business, or yung old business or old work mo, ibabalik mo siya. 9 of Wands and 0 of Fools. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na double confirmation yung new beginnings. So, sinasabi ng baraha sa'yo na maraming magsisimula sa buhay mo. Okay? Pwedeng may iba sa'yo dyan, Taurus, na susubukan yung mga ibang bansa siguro. Susubukan yung siguro mga ibang bansa or lumipat ng ibang work or ng business or ng isang ng lugar, ng zip code. Or siguro, ano, yung mga bagay-bagay na hindi nyo pa alam, magsisimula kayong pag-aralan nito within the next 3 months. Okay? Basta, positive itong baraha mo na nagsasabi na tapos na yung difficult situation, darkest hour sa buhay mo, and papasok ka na sa mas maliwanag, sa laboratory. Papasok ka na doon sa new beginnings, sa may pag-asa, punong-puno ng pag-asa. Doon sa wini-wish mo, doon sa pinapangarap mo, doon sa pinagpipray mo, or kung anong pa man to. And if ever man makahanap ka ng yung talagang overall success, wag na wag mo yun na ilalagay sa
sa isip mo, sa utak mo. Okay, still be humble, kasi humble ka naman. And then, kung may mga taong hindi na-appreciate kung ano yung ginagawa mo, hayaan mo lang sila. And may mga expect mo na, na maraming success na darating sa buhay mo, marami din yung ikikriticize ka or marami din ang maiingat sa'yo. Okay? Thank you guys. Bye!